Hi John ng Even, turo ko lang ngayon, marami nagre-request yung pre-chorus ng Tala. Siguro next time gagawin ko yung buong playthrough with effects. Pero marami ako nakikita nagko-cover ng Tala na hindi nila... Actually tama yung chords, E minor. Tama yung chords ng pre-chorus pero may kulang na note sa gitna. So tuturo ko lang kung paano ko siya nagawa. So play ko muna siguro. 1, 2, 3. So yun yung version na ginawa ko sa recording, siya sa live. And naalala ko noon, ewan ko 10 years o 12 years ago, may chord akong, may favorite akong chord yung E minor na to. Kung may mapapansin nyo, palagi yung ginagamit ng chord na to. Minsan nilalagyan ko pa ng F sharp sa taas. Yung obra, yun yung first chord niya. Yung Luna yun din. Lalo sa acoustic version ng Luna. Tapos, nakarinig ako bagong labas, bagong drummer noon si Mike Mangini and Genie ng Dream Theater. Naglabas sila ng album. Yung first single, hindi ko alam ang title, kung On the Backs of Angels yata yun. And may tutorial si Petrucci about sa chords na ginamit. Nagsimula siya sa E minor. Hindi ko alam kung major o minor, pero yung tunog niya napaka-hunting kasi meron siyang note na parang dissonant. So parang, patayin ko lang yung delay, ah. Pero yung tunog ng intro, as far as I remember it. Narinig ko siya, parang wow, ang ganda ng eerie siya, na parang may masamang mangyayari na tunog. Parang naisip ko down the line or after ilang taon, gusto kong magamit ng chord na to. Ewan ko, nagagandaan ako sa chord na yon. Parang creepy, parang sad. Parang yun. So yun nga, nagkaroon ng time na nagkinompose namin yung Tala. Sabi ko gusto gumawa ng intro na ganun. And naalala ko noon yung lead line tsaka yung bass line, almost same pero... Nung ginawa ko yung music for Tala, naalala ko yun yung ginagawa ko sa pre-chorus. Naisip ko kung paano kaya kung baliktad naman bass yung gumawa ng ganung melody, ako yung gumawa ng parang poste, parang chords. And then, ewan ko, naging signature na rin siguro yung mga delay-delay na yan na ginagawa ko. Kaya, nag-change kami ng part ni Coco doon. Naalala ko nung ginagawa namin yun. Yun yung nangyari. And then, i-play ko siya ng wala effects. So, C or parang may ganun siya. A minor, C ulit. So up to tempo. Pag may delay na siya, so mahilig ako sa mga delay-delay na effects kasi lalo na pag one guitar band, I have to fill a lot of space, so to speak. Space, yeah. So yun. That's it.